hero na parang kayang mag-lane kay Ursa eh. Kapag nagpumikpa sila ng mga melee hero, mas lalo silang malulugi sa early. So, they resorted with the hero na kayang mag-lane kahit papano dito nga sa isang Ursa, which is eto nga si Enigma. Greedy siya, yes, pero if naging maganda naman yung kanalang lane, yung tempo ng other lanes din ng Team Liquid, they could manage naman dito nga sa laban sa GG. Yun nga lang, again, GG always goes for this fast tempo na game, knowing na meron silang Broodmother, sobrang bilis mag-farm niyan kapag hindi nalugi sa lane, and then Batrider na just one, two item, kaya nang sumabay, same goes with the Ursa. Okay, so we'll find out kung mapapagana ba ni Zai yung kanyang Enigma. Alam naman natin si Zai, ito yung ano, yung nakarami na rin ng highlights sa mga vacuum, black hole, RPs. So, mali mo, makita tayo ng magandang ano. And ano nga ba talaga itong Botatuga? Cheer yata yan ah. Siguro yung energy ng crowd, siguro ganun. Oo. Siguro ganun siguro. Tinitingnan nila kung gano'ng kalakas yung sigaw. Kaya merong ano. Iyan na natin. Ano yun? Botatuga. Meaning. Ano pa doon? Eh, ano na lang. English to Peruvian. Pero habang nagre-research muna si Easy, ayan Spanish. Guys. Mukhang 2 for 2 lang naman yung magiging bounty natin so far. Pero grabe yung Gaimin Gladiators dito, makakaibigan. How is it? Wala. Walang meaning. Baka cheer lang nila. Siguro, baka cheer lang. Road to airport daw, sabi ni Sol. Di ko sure kung nilaloko tayo ni Idol or yan eh. Nanloloko lang. Pero okay, tingnan natin ang Meets Lark laban sa isang Batrider, which is pretty okay. May pang-dispel siya sa Sticky Napalm ni Queen dito sa may middle lane. Ay, okay. Oh. Isark mid lane pala, no? Okay. Kala ko isark ni Mickey sabay Nisha, no? Nisha Lina. So, nagkaroon pa rin talaga tayo dito ng ano, adjustments, no? Carry Lina pa rin, but this time, gara tayo ng Slark na pang-counter. Ay, hindi naman pang-counter. Kaya lang mag-lane. Oo, kayang lanean yung Batrider with the Dark Pack, diba? Ang maganda pa dyan, makakapag-farm siya ng maayos. Mabilis yung level niya, which means maaga niya makukuha yung kanyang ultimate. So, sustainable talaga yung kanyang magiging lane. And then, magic wand, secured. So, it's gonna be okay. Meanwhile, man, Ace, one of his signature hero would be this... Broodmother. So, pick your poison. If you're Team Liquid, kailangan mo talagang i-ban out yung Leshrac knowing na mabibigay mo ulit yung combination ng Leshrac with IO. Parang ang hirap labanan nun if you're Team Liquid. So, now, nag-resort sila na, okay, Broodmother na lang bigay natin and we'll see what we can do with this Broodmother. Yun nga lang, masisira talaga yung farming area ng isang Lina with the Broodmother. Ang mahirap kasi dito, tatlo nga silang greedy core, kailangan ng items, and there's this Broodmother pa na kayang i-invade yung jungle nyo. So, kailangan talaga manalo kayo sa lane in order for you na ma-cover nyo din yung baba na jungle at magpalitan na lang kayo ng area where to park. So, bale, parang apat silang magfa-farm sa jungle ng Liquid, no? Parang ganun yung mangyayari. Okay. Ganda niyan. Hindi mga naiyayari yun kung mananalo naman sa lane itong Team Liquid at masusustain nila yung mga lanes nila. Pero if ever na matalo nga sa laning itong Team Liquid, ganun at ganun yung mangyayari dito sa game na to. Lalo na kapag nandun na yung 6 na isang Broodmother. But so far, Broodmother is struggling to farm laban nga sa isang undying entry na. So, which is good para sa Team Liquid, para maunahan nila, hindi madali yung farm ni Mickey, makakuha kagad siya ng kanyang Mael, at mag-transition siya ng farm doon sa may triangle sa Ancients para mas mabilis yung farm and experience as well. Pero ano ah, ganda na ginagawa nga nila dito sa top lane, sobrang na... Wait lang, eto nga muna, Jabba! Oh, hindi naman nata mapapatay ni Jabba to. Sobrang pressured na pressured out si Ace, which is ito yung gusto mo, leaning the Broodmother. Kasi kung totoo sin, hanggat di pa level 6 to, sobrang hina ni Broodmother sa lane para sa akin eh. Mataas talaga regen because of the webs, pero mahina sa lane siya kung totoo sin. So, sulit na Liquid
yung strength nila dito sa ating top lane. Yun nga lang, pag nag-level 6, baka maiba yung ihip ng hangin, maiba yung story sa top lane. Pero Insignia, falling low. Does have a lot of mangoes to work with. And I think it should be fine. Yung mid lane naman, eto si Queen. One thing for sure, hindi siguro madadarag ni Queen tong Slark sa mid. Kasi wala siyang damage because of the dark path. So, good decision yan para dito sa side ng Team Liquid. Pero, sinabi mo nga, pwede mag-backfire din to. Diba? Kasi nga, tri-core nga sila dito, guys. Meron pang Broodmother na makikiosyoso doon sa limited space, farming space dito ng Liquid. Doon sila mahihirapan. Pero, Slark naman kahit papano, kahit sabihin natin na okay, kailangan niya ng item. Pero, tingin ko naman, once na makakuha itong si Slark with this, let's say defusal blade, parang pwede siyang sumabay na din dito sa kanyang mga kasama if ever he wanted for to go for that item or di kaya echo saber para man lang at least there is the space creator for a Lina, so he's going for that defusal blade. So kailangan mo kasi yan if you're a Slark sa ngayon kasi nasa iyo yung level. Okay, so you wanted na kahit papaano bigyan mo ng space si Lina kahit na technically carry ka. Parang ano to eh, parang pareho sila ng approach ng mid lane morphling ni Nisha, 'di ba? Yeah. Makakadalaw, yes, pero kung tutusin na parang carry din eh. Diba? So I think alam naman ni Nisha kung paano to. Total malawak yung role ni Nisha, naging carry nga 'yan, 'di ba? Ng Team Secret dati. So kaya naman niya mga bossing. Yun nga lang kung mapapaganan nila yung ganitong klase ng draft, yun yung katanungan. Top lane, naka-recover na ba si Ace? Eh, hindi pa, sir. Ito nga, si Mickey, grabe yung aggression na binibigay onto Ace. Kailangan lang din ni Ace, so would be levels for a Broodmother na maramdaman natin siya sa lane. Nandun yung pressure niya mamaya, so tingin ko this is a good... Oy, Insignia, this is not good. Tombstone nilalapag na, but still Insignia mamamatay, and that's the first blood. Para dito sa side ng Gladiators, very well played si Tofu po ang makakuha ng first blood. Protoss by Rivalry, pero bottom lane, Zai, sampalo pa, isang kalmot. At eto na nga, namatay si Zai, nabigyan dito sa may ibaba. Yung Idolus kamuntigan na, mapatay si Celery, pero okay lang. May plano. May plano si Jabba, Aro, o sige nga, Aro, not quite enough. Not gonna land. Medyo... malayo na din. Ito nga si Snapfire. Pero, ang hirap lang din kasi ng combo ng Mirana at Enigma sa bottom lane. Eh. Kumbaga, let's say, nandun naman yung skill ni Enigma, somewhat. Pero hindi siya totally the setup para tumama yung arrow. Unlike, let's say, DK, Mirana, ano pa ba mga offlane, Mars, Mirana, at least kahit pa paano matagal yung stun. Pero, sa ngayon siguro, sa laning phase, iniisip na lang natin dito with the Blightstone na kinuha niya, harassment na na-provide niya kay Ursa would do better sa laning phase. Pero so far, hindi nagiging successful eh. Pa-compromise lang yung position ng isang Enigma or di kaya si Enigma talaga yung magiging target mo dito lalo na wala siyang panakas unlike Mirana. So with the cookie, with the ring na na-secure na ng Ursa sa baba, parang ang hirap ng patayan unless nandun yung ultimate ni Enigma with the Idolons. So, sobrang ganda ng farm niya. Nakakasabay siya kay Mickey with the Lina. Struggling din naman si Ace, so which is good para sa Team Liquid. So, pero mamaya kasi pag nagka-level 6, doon natin mararamdaman si Broodmother. May katulong na kasi siya mag-farm sa jungle mamaya eh. Yun yung struggle niya sa early. Pero total, napansin na natin yung top lane, ha? Ay, wait lang, mid lane? Okay, hindi siya makaka-out naman. Yung top lane natin, medyo iba yung build dito ni Mickey. Diba? Double talisman build. Siya yung Falcon type. Pero Zai, isang kalmot pa. Ayun na nga, mabibigyan na naman si Zai dito sa ibaba. At parehong offlaners natin yung naghihirap this game, mga kosa. The difference lang siguro between the two offlanes would be sa ngayon namamatay itong si Zai sa may baba. And meanwhile man, Ace is doing pretty well, soaking up those experience. Hindi man siya makapag-farm, pero once na nandun na yung experience niya, may bawi naman talaga siya mamaya. Pero good thing eh, hindi masyadong nagiging effective this early on si Ace, which is papatayin pa. Aha, yung bounce na tama. And nilaguna na nga lang sa mukha.
Sinalo, Panis, and Mickey will take the kill. But 3-1 on the bird. At nakakuha pa nga ng stock. Ang sarap naman yan. Pero Jabba, meron na siyang lead dito in a few seconds. Aabot nga ba? Eto, possible na. Arrow, di naman tatamaan dito si Deratio. Ang kitang ka ng arrow, no? Malalabas ang mapato. Mapapasmile ka na lang talaga pag nakita mo yung mga ganong klaseng arrow na Mirani. Pero hindi siya. Kailangan mag-out, but the far play damage is just too much. Mabibigyan pa rin dito si Nisha and Queen nga po ang makakakuha ng kill. So, nicely done. 4-1 on the board. Pero nakuha naman ng, I think, Team Liquid yung tower sa may top lane. That's a good news. Naunahan nila yung Broodmother taking that tower thanks to Nisha with the rotation. Kaso nga, he faces the consequences ng pag-knockaw niya ng stacks. Dito na Gaimin Gladiators. And now, speaking of stacks, okay, this is Queen taking that stacks na para hindi na manakaw this time. And I do believe na hindi na kayang nakawin ng Team Liquid itong stocks na to. Alam, and wala rin silang pangkuhan sa stock eh. Maliban na lang kung Maelstrom available na sa lane, which is hindi pa. Mamaya-maya pa magiging available yan. So, wala na minabutan. Yeah, wala. Hindi na talaga, sir. So, still Gladiators. Sila yung nananalo dito early on. Hindi naman ganun sobrang kapanalo, pero maganda yung sitwasyon ng Gladiators compared mo sa side ng Team Liquid. At ito si Ace, finally I think level 6 na. So dito na mag-i-start, mag-build up yung strength dito ni Ace. Kung Spider Legs nandiyan na, nice segue doon coming from Ace. At mamamatay na nga po dito si Mickey. Quinn will take the kill, another kill in his pocket, mga bossing. Dito na mag-uumpisa yung disaster for Team Liquid. Dito na magbabackfire yung greedy course nila na walang magbibigay ng space sa isa't isa. Kumbaga magpo-focus muna kayo recovering kung ano nangyari sa lane or di kaya kung paano nyo mapa-farm yung mga items nyo. Mm-hmm. Meanwhile naman, for Gaimin Gladiators, even without the usage of the lasso, nakakuha sila ng core. So which means another core na naman ang pwedeng ma-target or even si Lina kapag nakita ulit, they could use that lasso once more to bring down Lina. So, dito na papasok yung napakagandang draft ng GG sa early game. Diba? Kompleto sila. Batrider pa yan. Meron pa tayong kumakain mismo ng lane na Broodmother. So, all is well para dito sa side ng Gladiators. Liquid naman. Ito, kahit pa paano nakakapag-farm na si Zay, nakakahinga na, still going for Midas. Dito si Zay, pwede mag-buffer to kay Zay, ha? Although, I understand the point kung bakit siya mag-Midas. Excuse me, kasi nga napahirapan din siya, kailangan niya makahabol in terms of items, in terms of net worth, levels, kailangan din. So, understandable naman, pero pwede mag-backfire. At kailangan niya agad ng blink or greaves. Pero ito nga, Diracchio, makikipagpaluan kay Nisha, ayun yung ayaw mo. Makipagpaluan sa Slark. Pero ayaw din ng Slark na makipagpaluan sa Ursa. Naramdaman niya na okay, madami ng stacks. Etong si Ursa sa akin, it's time to go out. Pero ito na si Queen, Firefly activated, Zai. Ang makikita, flame break natin, gagamitin na plus the lasso, Zai. Mamamatay na dito sa bottom lane, Celery will take the kill. Pero Insignia, tapang dito na Insignia. Gusto na makapag-decay. Si Jabal lang kasama niya dito. Pero on the way na rin si Nisha. Yup, andito na nga. The rapper of play. Bounce in. Oh, arrow tinamaan. Kaya pala, ginawang stand-in. Ganun pala umarrow yun. Kaya pala. Wow, there's the thief. Ayan. At least this time, naramdaman natin itong ang si Jabba with the arrow. Pero meron stolen arrow dito. Eto si Tofu, so deadly and mamaya baka malito ka pa if your Team Liquid kung kanino nagagaling yung arrow na yan sa may team fight. So patay. Whoa, nice position there coming from Diracchio and Nisha. Lalakaran na lang yung Firefly, mamamatay agad dito yung Slark. And si Queen nga po ang makakuha ng kill, another kill para dito sa side ng Gladiators. A 4k gold advantage. Early pa lang yan, ha? Oo. Ang hirap kasi talaga eh. Namamatay si Nisha. He's trying to give a lot of space with this Lark sa may middle lane. Uh-huh. Pero less kasi yung damage output nila. Unlike itong Team Gaimin Gladiators, nandun yung magic damage. Pero pwede naman nilang Black Hole in. Dito si Ace. At eto na nga, gagamitin na plus Laguna Blade. Dalawang ulti na kumit para lang dito mapatay yung Broodmother. So, okay, nakakuha sila ng pick-offs.
kahit pa paano makakatulong yan. Kaso nga lang, si Jabba yung kumuha, yung nakakuha pa ng kill. So, sayang naman yun. XP lang. And konting barya ang nakuha dito nila Mickey and Nisha. Pero at least kahit papano. Ay, wala pala si Nisha doon. Oo, nagamit na lang etong black hole kaysa mapanis at walang magawa. Mm-hmm. Pero core naman yung napatay nila doon for Team Liquid. Sulit na sulit para sa akin yun. Instead of farming lang at maghintay na lang na i-run down ng Gaimin Gladiators. And for Gaimin Gladiators, once Blink Dagger is up para kay Ursa, we should expect a lot of movements out of Gaimin Gladiators. Ngayon nga, nawala pang Blink Dagger, atapang atao na eh. Oo. Atapang atao nga talaga. Illusion Drone. Wala lang naman yan sa Ursa. Ayun yung pinaka siguro ayaw mo na rune kapag Ursa ka. Pero ito, Flaming Lasso gagamitin na on this Undying. Mamatay ata si Insignia. Yes sir, he's gonna go down. Nisha, kailangan na mag-ingat. Mataas nga ba? NSC! Uy, naupo! Ayun lang, si Queen nag-breaks in ata. But look at the board. The first kiss is just so much! Holy hell! Look at the damage! Oh my goodness! Grabe yun, Mickey. Natunaw dito sa Snapbar and sa ikamuntikan na. Di kaya, Lods. Sobrang kawawa yung Team Liquid dito. Sobrang hirap. Uy! Lalaro pa! Manatutota! Wala eh. Sobrang relax nila sa ngayon. Kasi isipin mo na ba naman, sobrang lamang na lamang sila. Alam nila, the draft, gumagana, effective yung early game nila dito. Na lugi man si Ace, pero once he got that level 6, immediately, kung ano yung plano nila na invade yung jungle, nagagawa niya na ngayon. Nakakapag-farm na siya unti-unti despite dying dito sa taas. Pero oy, yun lang dirang yung makikita dito. Black Hole, still on cooldown, walang gagawin. Enrage natin na dyan na. Defusal Blade Ward is low. Diracchio papalag na nga lang daw. Mamamatay pa rin dito yung Ursa. Pero si Ace, maghahabol Insignia ang kanyang napili. And dito rin slow coming from the Silken Bola and from the Spiderlings. And down he goes. Ace will take the kill. Napaganda sa side ng Gladiators. But still, Liquid struggling dito sa early game, guys. Transitioning into the mid game. Dehado pa rin yung Liquid. Dehado talaga. Sobrang lambot ng kanilang mga cores dito. Siguro the difference between Boxy and Jabba sa ngayon, pansin ko kinukulang sa initiator yung Team Liquid eh. Aha. With the Boxy kasi, there's the Tiny, there's the Toscar na hero niya parate na nagiging playmaker. Aha. Siya yung nag-initiate ng teamfight and then that is why si Zai nakakasunod kaagad. Pero eto si Mickey na po nakita na nga lang, BKB activated, 1v3, yun sir, he's gonna take the kill, I'm out of here baby! Queen, buhay pa nga, TP out lang yun! Uy, cooldown, ay hindi na hinahabol ni Jabba, ayun lang, ayun nakapatay, tinakbuhan lang, wala. Walang nagawa, hindi na punish nila dito si Queen. At makapag-rushan nga dito yung Gladiators, another easy objective para sa Gaimin. Ay, nako. Sabi nga ng mga viewers natin, ayaw daw tumama ng arrow. Hirap din kasi walang setup eh. Ayun lang. Oo. Hindi mo talaga tansyado. Kumbaga, kapag na-stun ni Enigma, wala nang follow-up kundi yung arrow. Eh, saglit lang yung stun ni Enigma. Oo. Pang sinok lang, parang cold snap lang yan. So, kailangan, before pa binato yung stun ni Enigma, lumilipad na yung arrow. Yun yung dapat mangyari dito for Team Liquid para tumama yung disables nila. Pero ang hirap kasi dito, dapat ma-farm na ng Team Liquid yung BKBs nila, lalo na si Rina. Kasi if not, isang paulan lang ni Celery with the Mortimer's Kisses, tapos na kagad si Rina. And kapag natataka ng Sticky Napal, tapos na agad ang Dota ng Team Liquid. Ang hirap kasi talaga, kulang kayo eh. Walang playmaker, wala yung katulong design na tumalon sa mga teamfight. Less hero pool pa ata. Kasi napapansin ko, open naman yung mga heroes na tumatalon pero hindi nila kinukuha. Maybe it's not comfortable with that kind of lineup or hero na gamitin dito sa game na to. So, it's pretty sad for Team Liquid. Really, really sad. Mga tropa, 8K na, alamang, ano, tina lang. 5-digit lead na dito sa side ng Gladiators. Celery, nakita. Ayun, nasinok. Malefice, Defusal Blade. Lahat-lahat ibibigay
At mamamatay na nga po dito sa Celery. Pero Queen, hindi pa siya tapos. Nalaso! Si Nisha, hindi na pag-dark pack. Kagamit lang. Shadow Dance, Farfly. Sapat naman yung Shadow Dance ng TP out para mabuhay. He gets out. Pero Diracchio, nag-ahabol si Jabba. Ang gusto niyang makita. At double kill nga yan for Diracchio. Masay, nagpapanggap na puno. The only... A tree na nagpo-protekta sa kanya para hindi siya makita. Pero gusto ko yung ginagawa niya dito is staying sa may bottom lane to keep the lane na kahit papano hindi mapunta sa kanila. And caught the creep wave, yan, makapag-farm siya at hindi parating na uwi. Kaso, oh no, TP out, oh, kaway-kaway na lang, he knows. He knows. Asan ba si Boxy daw? Ayun yung ano pala isipan kung ano ba talaga kung ano yung pinaka-arason. Alam nating medical blah 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 pero medical daw sabi. Medical issue pero si Aso parang NP lang. Bakit? Spiderlings na naka-block. Ang weird. Parang si 33 sobrang nerd maglaro ng mga summon unit. Eh kung alam mo naman na doon magpa-farm yung Lina, why not? Ang dami mong Spiderlings, you can spare one. Actually, dun sa dalawang pwedeng farman na isang Lina. So, mas lalo pang nalugi. Isipin mo, covered na nga sa taas. Sama mo pa yung triangle. Saan na magpa-farm si Lina? Wala. Suffocated nga. Pero Diracchio, yun lang. Falling low, Aegis. Magagamit na. They are gonna burn through the Aegis. Andito na yung lift. Glimner on to. Arrow, tatama sa Rubik. Black hole. Ako po, airball. Yun lang, hiyawan yung crowd, nag-mintis yung Black Hole, walang tinamaan. Eto ni solid Black Hole! Ganyan po Black Hole, sabi ni Tofu, 1-2, napaganda! Mamamatay ni Nata dito si Jabba, Mikkei is the only one left here together with Nisha, who's gonna pierce us through the rear. Kaso nga lang, mamamatay pa rin dito si Mikkei, and Nisha gets a double kill. Nisha against the odds, against the world, but no, hindi niya kaya. Apat patay sa side ng Liquid, and Zai... Getting ripped apart by the Spiderlings, mamamatay na rin, double kill for Ace, and Tofu, what a god! Ayun, sige, deserve mo yan. Deserve niya talagang ma-highlight sa teamfight na yun. This is a Rubik game din kasi talaga, isipin mo, wala naman tatalon sa kanya sa backlines. Kung si Nisha man, pahirapan pa kasi meron na siyang 4-stop secured. Hindi naman ganun kayaman si Nisha on this game. So, tagay, execution-wise, mahihirapan din yung isang Enigma. Gaya ang sabi ni Jules kanina during the draft, Enigma needs a lot of items para makapag-setup ng magandang teamfight. He doesn't have the BKB, Blink Dagger, any protection. So, hindi niya talaga mabibitaw na maayos yung kanyang Black Hole dito sa game na to. Might as well, parang wag mo na lang ibitaw kung teamfight. Kasi makakancel... O kasi makakancel lang din eventually. Totoo. At baka makuha nga din kasi ng Rubik, kayo pa yung malugi, di ba? At katulad nun. Katulad nun. Diba? Goodbye support agad. Pero si Zai tumalon. Malifist dito sa Snapfire. Lalaban nga daw yung Team Liquid. Nisha, nakabitan si Celery at nilaguna ni Mikkei sa pagmumukha dito yung Snapfire. So ayan, mamamatay na po yung Snapfire. So one hero down sa side ng Gladiators. And... Ito na yung tier 1 mid lane, nabasag na po ng Team Liquid. Congratulations, ano? Yun, finally, nakakuha din sila ng opening na caught off guard nila na nagpa-farm muna yung Gaimin Gladiators. Getting that kill kay Snapper, turning that with the objective sa may mid. Pero di pa naman sila tapos, Nisha, one oy, and more. Ito na, Nisha. Oy. Nararamdaman natin si Nisha sa ngayon, na lang, saan? Pero Insignia, magpapaalam na rin nata. Yup, nilalapa dito ni Ace. Pero Nisha, gusto lumaban? Oo, lalaban nga daw. Okay, tamang the word lang muna sabay pounce out. Ayun. Pwede ata kabulin na. Force ultimate. Pero wala naman ang Firefly, so... Ito, pwede itong mabigyan yung Snapfire. Kaso nga lang, nag-bling out na si Zai. Ito na naman, magpapanggap na puno. Ay, ha, nakita ni Diracchio. Uli ka, sir. Enrage gagamitin na. And mamamatay na nga po agad dito si Zai. Nisha, tamang kuha lang muna ng Agi onto Diracchio. Wala nang mana dito yung ating Orsa. And now the Flaming Lasso dragging him back. Halika rito. Inahabol nga rin dito si Jabba. Abot wala nang aga. Flaming Lasso. Ha? TP out na lang ang sagot. Flame Break na dyan na. Well, TP out sa mukha. Effective yan. Hey, Team Liquid. Gusto nilang kumuha ng kills eh. It's just that yung heroes nila, hindi yun nag-i-enable. Sobrang limited ng kanilang disables? Control, yeah, disables. Mm-hmm. Na isipin mo kung
kailangan pang sumama ni Lina eh. For you to get a kill, kasi nandun yung Glipnir. Pero pag wala si Lina, ang hirap patamain na disables nila. Yeah, huh? Yun lang, ito, Queen with the BKB, Miguel Delicado Insignia, unang nagpaalam. Blaming last is still on cooldown. Black Hole coming from Zai. On this Rubik, Tofu ang makikita. Mamamatay agad dito yung Rubik. Pero inaangat-gat na dito si Mickey ni Diracchio. Walang magawa with the PKB. And now, wala na rin magagawa si Zai. Is gonna fall. Alongside with Jabba Ace. Binabasos na dito si Insignia sa may tier 3. Pero hindi siya. Pero marapa-round siya dito ah. Meron tayong defuse sa Leko Saber. Diracchio makikipagsuntukan. Enrage activated. Nisha kukuha nga daw muna ng stats. Yung turn rate niya masyadong mabagal. Mamamatay agad dito si Nisha. And natatawa na lang si Nisha. He knows. Wala na kasi talaga silang magawa eh. He knows na, what a joke. Ano ba to? Sobrang layo ng galawan natin compared sa nung nandun si Boxing. Wala, hindi na tama yung arrow. Walang pressure. Tapos, naging iba kasi yung drafting nila eh. Nandun yung mga meta heroes. Pero, syempre, yun nga, ang laking kawalan ni Boxing. Makikita mo sa galaw, walang gumagalaw ng early, lahat nagpa-farm. So there's a big difference without that position four, without that playmaker sa Team Liquid. Ang laking kawalan, talaga. Ang dami yung nagsasabi, yung outright ko sa Team Liquid. Kasi diba, all throughout, ang lakas ng Team Liquid. Pero, wala, things didn't go dito sa Team Liquid planned dito sa ating Lima Major. Unfortunately, kulang tayo na isa. Pero, we'll see. Baka naman after this series, ma-work through nila yung chemistry na hinahanap ng taong bayan and adjust a little bit when it comes to draft. Or, I don't know. Basta, kaya na nila yan. Matanda na. Matanda, malalaki na sila. Matanda na yung mga yan. Sige lang. Sabi nga ng mga nasa comment section natin, no bossing, no win daw. Sa idangaling. Ganun talaga, mahirap eh. Post-4 na... Tsaka parang napapansin ko, limited ata yung nagagamit sa ngayon ng Team Liquid. Hindi nila nagagamit yung typical aggressive type na heroes ni Boxy, kahit open. So, hirap sila sa initiation. And Gaimin Gladiators, malakas din talaga sila. They're one of the teams na nakakasabay sa Team Liquid kahit nakompleto sila. During Division 1, natalo man yung Gaimin Gladiators pero 2-1 yung score. Mm-hmm. So, undeniably, malakas talaga yung Gaimin Gladiators. With or without Boxy, kaya nila yung Team Liquid. Lalo pa ngayon may partida nga yung Liquid, 'di ba? So Gladiators really strong coming in dito sa ating game number 2. And nakita na nila yung liwanag papunta doon sa finals, 'di ba? And bukas na nga pala guys ang ating last day dito sa Lima Majors. So magkaroon tayo ng champion bukas. Okay, abang-abangan nyo yan mga besi. At after netong game, hindi pa naman tayo tapos dito. Kung mananalo yung Gladiators, magkaroon tayo ng break. And then last series na po agad tayong mga amo. So medyo mas usunod data schedule, di ba? Anong oras ba? Okay, alas 4. So mukhang mas usunod nga ata yung schedule. Maganda nga yung laban mamaya. Talon, Shopify. Talon, Shopify yan. Naopo. Off Nisha, yun lang kinalkal na Hex. Mamamatay agad dito si Nisha. Ilang palo lang yun. Lang palo lang talaga. And nalasa pa nga dito si Miguel. Pwede na atong itawag to with the Mortimer's Kisses coming from Celery. He is gone. Double kill para dito kay Diracchio and unti-unti nang tatulak yung Gladiators onto the tier 3 mid lane. Diracchio, ayaw niyang tumulak dito. Gusto niyang pumatay na pumatay. Okay, pataasin mo na lang stats mo, pre. Bonus game to. Paano lumabay without Slark and Lina? Zai, kahit may black hole siya, paano ka lalapit? Uh-huh. Palapit ka pa lang, magiging baboy ka na. Magiging pato ka na with Ace, with that Hex. This is it, pansit nga ba? Hindi na makakagalaw. Etong si Star, kahit sobrang dami niyang pang-dispel, maunahan ka lang ng Hex. Nandun na din yung Basher with this Ursa. It's just pretty hard so far sa ngayon na pagganahin yung lineup ng Team Liquid. Overall, draft pa lang talaga. Alam mong sobrang hirap pagganahin eh. Pero iniisip mo, this is Team Liquid we're talking about, kaya nila. Pero so far sa ngayon, hindi. Hindi nila napagana yung greedy cores na na-pick out nila. Parang
in a way, sinagot lang nila with the laning phase yung GG. Pero, ang hirap overall na ma-execute yung lineup nila. At eto, paano ilalaban ng Team Liquid tong Roche attempt ng Gladiators? Instead, they are heading towards the triangle. Possible yan, pero hindi pa rin tinutuloy ng Gladiators, ha? Eto, magandang black hole. Five-man black hole. Ay, hindi malabo yan. Liquid, kumambak. Five-man black hole. Ipitaw mo, baby. Nakita yun, ha? Kasi nag-Maida si ano, eh. Kaso, grabe yung mga spiderlings. Ang dami mapuprovide ng info nito kahit ganyan. And Aegis, eto na nga. Masesecure po ng Gladiators. Diracchio ang kukuha ng Aegis. Team Liquid, okay, nakita. Yung Rubik, Arrow, hindi pa nga tumama. Nag-lipner na yun lang, sir. Mamamatay na dito yung Rubik. Tofu, he is gone. Roshan kill brought to us by Vortex. Pero si Quinn, nakita. Double damage yung Batrider. Okay, hindi naman papalo yan, sir. Pero Nisha, nakapita na nga dito si Quinn. BKB, buff force na. Pero Diracchio, gusto nang manlapa dito. Black Hole still available, mga Kosa. Gagamitin na ba? Diracchio, tamang auto lang muna. Glipnir, auto 2, magagamit na. Kaso wala pa rin Black Hole. Inaantay ko yung Black Hole, ha? Wala pa at ang Bleak Dagger, eh. Ayun lang. Pero Diracchio, ito nakipagsuntukan na nga. BKB activated. Insane yan. Gusto niya makita, pero na-hex. Yung Lina, Nisha, kinalmoto. All of a sudden, nawala. Nisha disintegrate the Mickey with the BKB. Kailangan niya ata muna umatras, pero nalaso na. The Black Hole, the counter initiation coming from Zabarek. Cookie from Celery. Canceling the play, and Quinn, mamamatay na nga ata siya dito to the hands of Mickey. Double kill for Diracchio. Na-hex dito yung Lina. Triple kill for this Ursa. Mickey and Ultra. Can we get a rampage? Rampage para panalo na yung mga nakataya. At eto na nga, congratulations times 10. Gaimin Gladiators. Yun na lang sana yung taming panalo ng Team Liquid. Kumbaga, nabitaw ng maganda yung Black Hole, pero hindi pa nasama. Uh-huh. Hindi pa nasama yung taga-cancel ng Black Hole. Mahirap talaga to, guys. Early pa lang, talagang mahirap paganahin yung draft ng Team Liquid laban si GG. Malakas din overall yung GG. Dito, 2-0. Incoming for Gaimin Gladiators. Namatay man si Queen. Hindi nakuha yung Aegis of the Immortal. Nandun yung Silence. Sobrang ganda nga na itong Silence, eh. Isipin mo mag-force out ka mag-Dark Pact or mag-caught off guard ka pa. Uh-huh. Or di kaya pang-Silence na din sa Enigma. Walang BKB to. So, paano mo siya i-work out? 120 seconds without the Black Hole. Cannot really fight. Ang tanging matutulong mo lang eh yung Malefice at dami siyang idolon sa ngayon, pero wala pa naman, hindi pa tinatapos ng Gaimin Gladiators. Pero yung last hurrah na lang to eh, bottom lane. Konting farm ng items na kailangan ng GG, tapos na to. Mm-hmm. Ang daming ano, daming nakakapansin talaga kay Java, man. Guys, well, kalma lang kayo. Mataas expectations natin kasi kay Jambe. Kasi si Boxy pinalitan, eh, di ba? Eh, or wala na lang siguro talagang kapalit, eh. Mahirap na maghanap ng kapalit. Ongoing kasi yung tournament. So, pero, regardless kasi, kita naman talaga natin na malakas yung Gaimin Gladiators. Uh-huh. Pero, tingnan na lang natin, guys. Siguro kahit andito si Boxy, palag-palag talaga yung Gladiators, palag, eh, di ba? 2-1 nga sila nung nakaraan. Natalo man yung Gladiators, pero pumapalag sila. Mm-hmm. So, at saka may momentum din sila from upper bracket to group stage to upper bracket. So, yeah. Ganito talaga, guys. And, tingnan na natin. Last hurrah for Gaimin Gladiators. And, syempre, Team Liquid. Paano nila i-execute yung last teamfight nila? No! Black Hole yet? Aha. Pero ito na nga, tumalan na nga dito si Diracchio. Inaangat-ngat si Ursa. Nisha, nagpaalam agad. Insane niya, nakita. Mamamatay na rin. Pero si Mickey, tumatakbo ang mga BKB. Paano nilalaban ng Ursa? Ito na, si Diracchio. Tamang tulak na sa tier 3. Okay, basag muna. Bago magdagdag ng stats. Siya rin naman magiging MVP yata dito, eh. So, kalma. Basag muna ng tier 3. Ilang minutes?
Grabe, oh. 49 seconds pa. Napakatapang. Pero SA, tinamaan pa nga. Yung Mirana, si Mickey, nakita. Diyos ko po, meron sila dito ang detection. And Mickey magpapaalam na abura sa mapa. Insta buyback. Para dito sa Lina. Zai, inaatay ko pa rin yung black hole. Lasan na yung black hole. Hindi makita yung snapper, man. Hindi sila magkakadikit. Ang hirap ng black hole. Asan yung black hole? Tirak yun. Nilalapas si Mickey. Asan na yung save? Na-force up naman kahit pa paano. Pero Zai, nakita na. LSA, tatapusin si Zai. Walang buyback yan. Tapos na to. And it is all over. Gladiators, I think. Sila ata yung mag-a-advance dito sa Grand Finals. Yes, sir. Ito po si Derakyo. Palumpalo, dotong-doto. Napa-outsided ng series natin, no? Laki talaga na awalan ni Boxy. Man, Boxy is the key. Pero, oh, yung gantong LSA noon coming from Tofu. Apat yun. On to two. Yes, sir. Aha. Pero Nisha, nakita na nga dito si Derakyo. Makikipagsuntukan. Hindi niya talaga kaya yung Ursa at the end of the day. Nalaso na nga rin dito si Mickey. At ayun. Tulong, tulong, tulong. Wala yan, sir. You have nothing. Good day, sir. Triple kill. Ultra for Derakyo before we end the game. And Gladiators will advance dito sa ating Grand Finals. Ay, nako. Gaimin Gladiators, congratulations! Uh-huh. Ayan nga, for proceeding sa ating Grand Finals laban sa Team Liquid. Yun nga lang, let's say na lang halos lahat din kasi nag-i-expect dito sa laban na to na maging dikit. Pero hindi natin yun nakita. So, yeah, Gaimin Gladiators, consistent with their early game na aggression laban dito sa Team Liquid. Draft wise, sobrang ganda ng draft nila all throughout the series laban sa Team Liquid. And as for Team Liquid, kudos pa rin sa kanila for playing kahit papano laban kay GG, kahit na with a disadvantage pa rin nawala si Boxy. Pero, well, that happens. And ano kayo masasabi ng ating panelist sa ating series today? Thank you, Easy at KJ. Tatanungin ko na sila kung ano nga ba masasabi nila. Boxy thank lang you, pala. Thank you so much. Ay, boxing no nga boxy, lang. No boxy, no win pala. Pero yung drop din siguro, compared to game number 1, palag-palag yung Liquid. Sa game number 2, sobrang greedy. Kinounter nila yung bot, so nag-react sila. Anong nangyari? Nag-suffer sila doon na dalawa, 2 cores. Lina, kung titingnan mo, sobrang hirap ni Mickey. Diba? Kung one carry lang kasi, hindi naman ganun mangyayari. Sobrang yaman siguro ng Lina. At least, may nagbibigay ng space sa kanya. Kasi mid kasi, farmer din eh. Slurk eh. Pero tingin mo doable yung ganung combo na ginawa ng Liquid? Bad matchup lang against the heroes ng GG? Siguro pwede na mapagana kung nandun si Boxy. Pwedeng iba yung mangyari. Kasi nga, sinasabi din ng mga viewers. Sinasabi din ng mga viewers na parang, yun nga, yung Mirana parang overall wala siyang contribute. Oo. Overall the game, di ba? True. Ano yun? Ano naman yung naging pinaka-naging decision na mananalo na itong GG on our game number 2, Jay? The decider match. Siguro nung parang ang hirap na din pala. I mean, nung hindi ma-pull off siguro yung Enigma. Kasi parang struggle sila. Hirap. Naagaw pa ka mo ng Rubik. Naagaw pa ng Rubik eh, di ba? Doon parang tagilid na agad sila sa teamfight eh. Doon parang para sa akin decider na bakit hindi maka push through yung Liquid. Oh, para sa akin sobrang ganda ng laro ni Queen nung Batrider. Iyaman niya. Yes, na-counter siya ng strike pero it doesn't mean na hindi siya mag-own do sa two lanes, diba? Who's your MVP for the game number 2? Wala nang kaduda-duda. Na naman, no? Hindi, Derecho. Ocho Derecho. Ocho Derecho. Ocho sabi Derecho. Sabi ni Boss Kimo. Diba? Sabi ni Kimurito, yung team talaga sa Dota ngayon, solid na five man talaga. Dapat may isang stand-in. Kitang-kita difference sa performance. Sobrang, diba? wag nang basahin, no? Sobrang kakaiba nga. Kahit sa naman, aspect ng laro eh, hindi lang sa esports, siguro sa esports din. Once na isang player lang mawala sa inyo, sobrang laki ng kawalan eh. Oo. Diba? Kasi all over one year kinagka-practice, tapos suddenly, wala isa nyo ang hirap. Mahirap talagang pag-anahin, lalo na road to Grand Finals pa naman sana. Gustong kunin ang Team Liquid, pero tingnan muna natin yung ating MVP. Sino nga kaya ito? Tama ba ang ating hula? Ayan, okay. Pero tingnan muna natin yung magiging bracket ngayon. Dahil laglag na yung Liquid. Ilan ba ang makukuha nilang DPC points? Hindi man laglag. Hindi pa. Nandiyan, lower bracket. Laglag sa lower bracket. Ilan ba ang DPC points sila, Jay?
plus 300. Oh. 300 DPC points. So, if ever, liquid. If ever lang naman matalo sila dyan, pero if ever sila pa rin pumunta ng Grand Finals, eh, 350. Yan. For Gaimin Gladiators naman, ayan, plus 350 and secured na yung 5.4M para sa kanila. Grabe nga ang GG, talagang pinarm itong Lima Major. Pero kamusta naman dito ang magiging next series natin, Talon versus Shopify? What's your prediction? Magandang laban to eh. Pero ako, para sa akin, okay, sa Pinoy pa rin ako, Abin. Ay, kahit dalawa. Sa, kahit sabihin mong si Teams yung talo, ay Talon, mas ganda pro, dito siyempre, sa may dugong Pinoy. Oh. Yan. Ganun din, kagaya sinabi ni Boss Dill. Siyempre, Abin. Abin pa rin. Okay. Pero ito guys, abangan nyo yung susunod na series natin. Yan ang aabangan ng karamihan kasi bukas maglalaban din kung sino yung winner ng Talon versus Shopify at yung Team Liquid naman na nag-aabang na dito sa lower bracket. Grabe yung pating dito sa may baba. Yun nga lang, sabi ng karamihan, meron daw tayong handicap for Team Liquid. Meanwhile, for GG naman, napakita nilang tunay ang kanilang best on the game 2. Pero sino kaya yung i-consider nating MVP para sa ating second game? That's gonna be... Okay, diretso si Ocho, diretso talaga. Ursa with 23 and 12 assists. Grabe naman. Or KDA. KDA. Palag-palag talaga yung kanyang Ursa ang inatgat. Very good lahat sa Heroes and Team Liquid. Iwan eh. Iwan yung dalawang hard iwan carry kasi. Iwan pati pamilya. Huwag naman. Wala guys, hirap talagang pagganahin. Parang tayo nga pag nakakakita nga tayo ng... Halimbawa, Faceless Boy, TA, yung mga ganun, greedy na sa pananaw natin. Eh. Yung last time, yung Aster, medyo sinwerte lang, di ba? Nanalo yung draw TA nila. Kung tutusin, swerte lang yun. Di ba? So, I think, magmamatter to kung makakabalik ba si Boxy. Yun or hindi lang, na. Ang hindi natin alam. Kasi alam ko, lumipad na eh. Pwedeng hindi na. Lumipad kasi, na. Yung biyahe pa lang eh, nakakapagod na. Tapos, pababalikin mo lang para, di ba? Siguro, gets... Ang maganda rito, maganda yung mindset ng Liquid. Nakita mo, tumatawa sila na kahit alam nila. Ibig sabihin, naiintindihan nila yung campaign nila na okay lang yan. Hindi man natin ma-champion to, mukhang champion. At least, alam natin sa sarili na natin na kaya natin. Alam, parang feeling nila na tayo talaga yung champion kung nandito ka. Pero mas importante na magpagaling ka muna. Parang ganun talaga yung... Diba? Safety first, health muna ang ating unahin. And at least for Team Liquid, meron pa naman silang run. Yun nga, nag-aabang sila on the lower bracket. Pero yun nga, sana naman makita pa din natin yung dating Team Liquid, yung kanilang performance na talaga namang all-in. Pero may interview tayo kay Tofu. Okay, maintindihan man natin yung... interview. Hintayin lang natin, guys. Isang mabilisan lang, ha. Nakita na natin si Tofu ang i-interview. Yourself a little bit after that game. Is it to deal with the hype of playing on the big stage with everyone screaming your name? It's pretty hype with the fans watching all around. Plus, I don't know, you're so much on emotions, the people screaming, shouting. There's so much adrenaline. I don't know, it's a lot, but it's fun. It's definitely fun. Just need some time to get used to it. Okay. I want to ask about your entering Quinn the stage. Now, tell me about your beginnings, man. When we first got to cast you, when we first got to meet you in general, you were in an online team. You're playing like local leagues. You're enjoying yourself. It was chill. Did you ever expect yourself to be in a major grand final in a situation like this in the big stage? It's hard to visualize it for sure, but I was going to play and do it professionally because you see these people on stream and you want to be there where they are at when they lift the trophy. And that's a big motivation for myself. It's like, of course you're upset when you lose and you drop out of other tournaments, but I don't know, I had this vision where I want to keep playing and want to be the best, which obviously everyone wants, but I also believe that I can do it, especially with these guys that I'm playing with. It's a lot of fun and we all just believe and trust in each other. And I don't know, wherever this takes us, we're all happy to be part of it. How do you keep that vision going? How do you keep, in those moments that you talked about, you know, those losses, some previous tournaments where you're qualified, you made well, but not this well, obviously. How do you get through those downs? What is it that allows Tofu to still be strong, to still have big fans? I don't know, power of friendship and belief. I don't know, just fun to play. And
I know that I'm good and that I can do more. And I believe that all of my teammates are really good friends and they're all incredibly good players. So we're just trying our hardest and keep playing, and yeah, we're confident to play. I don't know, we just believe in each other. Just play your best and see where it takes us. Quinn hasn't even been with you guys for so long, but I already see you guys being very tight. Yeah. This guy's a beast. He's, I mean, in and outside of the game, he's a lot of fun. He's a beast. He's absolutely a crazy good player. Okay. Tofu, you have tons of fans today waiting for your play tomorrow. Not just the people in the arena, but the people outside of it as well. Is there anything you'd like to tell them before we end the interview? I mean, everyone watching at home from wherever over the world, my friends, my family, everyone who's here, thanks for watching, thanks for supporting me. I really appreciate it. I'm going to come back home at some point, meet all of you. We're going to have a good time. Yeah, tune in for the finals. Keep supporting me. How does it feel when they scream quits day, by the way? That must feel pretty great. That's cool. I'm really happy for him. Because he didn't have as much success before, but I don't know, this guy deserves it. Like, he's a really great human being and an absolute beast as a player. So I'm glad that we can lift him up here. That's awesome, Tofu. Congratulations on your victory. Can't wait to see you in the grand finals. And we're going to go back to the panel to see if they can tell us about this game number two. Thank you. Congratulations, Gaimin Gladiators! At alam nyo, excited ako na sana ang interviewin si Queen. Kasi siya yung... Na-interview na kasi siya. Ah, talaga? Oo, na-interview na eh. Parang every match kasi... Anong nga nung chika? Parang, nag-trending yun. Parang sabi niya trending. Na easy win daw. Yung tinalo nila yung entity. Yan. Yun yung sinabi niya, parang sobrang confident daw nila na easy win lang daw yung laban nila sa entity. Yun lang. To think na si Queen ang bagong addition dito sa GG, di ba? Ganon siya ka-confident. Yep. Ngayon, tingin ko, kung dito niya sinabi yung easy win na yon, yung confidence yun naman may reason. Yeah. Kasi, di ba? Panalo naman din talaga. And congratulations once again for Gaimin Gladiators! Top 2 secured na ang mga tropa natin. Pero for Team Liquid, syempre, bababa muna sila. Susunod na laban natin is gonna be Shopify Rebellion versus Talon. Diyos ko po, mainit-init na bakbakan. Gusto niyo mag-round 1 muna kayo dyan? Talon siya eh. Talon siya. Shopify ako. Ay, Shopify ka pala. Shopify. Talon niya. 3-3-3, Shopify. Yan. Pero guys, bago tayo magpaalam yan, gusto ko lang shoutout. May nagpapa-shoutout. Kay Boss Jana Riga at saka kay Patuti na not yet sleepy daw. Hello dun sa anak niya. Magandang umaga. May mga gusto pa kayo i-shoutout pa dyan? Balato! Meron! Oy, Balato! Yung mga nanalo mga bossing ko, thank you. GG all the way kanina. Thank you pala kay Joma Bahardo na nanalo na 250,000. Nabangasan ko ng kakaunti. Thank you, Joma! Thank you sa mga tropa natin dyan for tuning in dito sa KuyaNic Speech. Hindi pa tapos ang ating bakbakan ngayong araw. Meron pa tayong laban on the lower bracket. Tuloy natin ang suporta para dun sa last Southeast Asian team remaining. That's gonna be Talon. So guys, sana manood pa kayo kahit abutin tayo dito ng pagsigat ng araw. Shopify Rebellion versus Talon, susunod na. Esports mode though is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen.
By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around